Sabay-sabay kaya natin basahin. Psalms? Kuya, ate, pakilingi, ano si, kasi, ate, ano? Ah, ito. 8. Yan. Pwede bang sa English? Pwede. Ah, maganda rin pala ang Tagalog. No, sige, Tagalog na lang. Sabi po dito sa Psalms 34:8, o inyong tikman. Dito siya, o iyong tikman at tingnan ninyo na ang Panginoon ay mabuti. Mapalad ang tao na nangangalong sa kanya. Sa English po? Psalms 34:8, O taste and see that Jehovah is good. And that the Lord is good. Jehovah means the Lord. Blessed is the man that taketh refuge in Him. Or blessed is the man who trusts in Him. Sa ibang salin po. Ano po? Purihin ang Panginoon. Tumayong po tayo lahat at manalangin. Yan. Okay. Blessed is the man, O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him. Hallelujah, Lord. We give you praise, Lord. Salamat, Panginoon, sa habong ito na patuloy na ikaw ang aming itinataas sa aming buhay. Patuloy na pinapupurihan ka namin because you are a great God. Lord, you created all things, Lord God. Sabi pa nga po, Panginoon, sa Salmo na heaven and earth, Lord God, see the glory of your handiworks. Lord, thank you. Thank you, Lord, yung pribilehyo, Panginoon, na makarinig muli at makapagsalita, Panginoon, sa iyo sa araw na ito. Lord, ay patuloy na pinapasalamat ko at patuloy, Lord God, hayaan mong hingahan mo ang salitang ito. Lord, na malalasahan namin sa araw na ito at makikita namin ang kabutihan mo sa aming buhay. Lord, salamat. Hayaan mo, Panginoon, na sit on your throne and be praised. At hayaan mo na sa mga oras na ito ang aming puso, ang aming kaisipan, Lord God, ay buksan mo sa gusto mong ipaunawa sa amin. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo, gamitin mo lamang ang iyong abang lingkod na magsalita, vessel, Panginoon, na kagamit-gamit, Panginoon, upang mapalakas, Panginoon, ang bawat isa sa pananampalataya. Lord, na yung mga answers sa aming prayer, Panginoon, ay masasagot mo sa araw na ito sa pamamagitan ng salita na nanggagaling sa iyong labi, Panginoon. Salamat po at patuloy na winawasak ko anumang gawa ng kaaway, anumang kasinungalingan na ilalagay sa aming kaisipan, anumang walang pananampalataya na ilalagay ng kaaway habang kami nag-aaral ay sinusuway namin. Sinasabi mo, Panginoon, sa iyong salita that we have to submit to you and we will gonna resist the devil and it will gonna flee from us. Lord, ngayon, Panginoon, sasabit kami sa authority ng iyong pagka-Diyos sa aming buhay at walang karapatan ang kaaway sa lugar na ito dahil ito ay holy ground. This is your holy ground, Lord God, and your presence is here. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Banabalik ko po, Panginoon, baludin mo yung banal mong dugo, ang lugar na ito, ang bawat sulok ng lugar na ito. Anuman, Panginoon, ang naiwan namin, Panginoon, sa tahanan, mga anak, mga asawa, Panginoon, na ikaw mag-iingat sa kanila. Lord, katulad ni Maria, Panginoon, na pipiliin namin ang makikinig, ang makinig ng iyong salita at magpalakas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sabi po nga natin, amen. 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 Yung ating pag-aaralan is the fullness of God, no? At patuloy na kagabi pa lang overwhelmed na ako, lalo na kaninang umaga, dahil iba yung pinag-aaralan ko sa ibinigay ng Lord. Laging si Lord talaga nangungusap sa pangangailangan ng tao. Sabi ko, Lord, ano pangangailangan ng mga kapatid ko sa Adachi ko? Hindi ko alam, pero ikaw nakakaalam. At ibinigay niya sa akin, natagal ko na itong pinag-aralan. Ang dami kong pinag-aralan nung nag-ano ako sa kawag ko, iba yun? Hindi, kami po ko-oka, nag-speaker ako. Wala, lahat yun, hindi talaga ibinigay sa akin ni Lord. Isa ito sa pinag-aralan ko. No? Isa siya sa pinag-aralan ko. Taste and see that the Lord is good. At lahat ng mga nagtatrust sa Kanya ay blessed. Kanina actually yung pinag-aralan din namin si Jacob. Hindi niya tinantanan si Lord hanggat hindi siya binibless. Sa Genesis chapter 32 ang pinag-aralan namin doon. Sabi ko parang pareho. No? Dahil hindi tayo alis sa lugar na ito
sa place na ito na hindi tayo i-bless ni Lord. Amen. So, ang pinamagatan dito is the fullness of God. The fullness of God, yung kabuuan ng Panginoon sa ating buhay. Kung ano ba talaga ang ating Panginoon sa ating buhay. No, yung overflowing fullness of God. Kung mapapansin talaga natin, parang may mga kulang pa. Sabi nga ng isang kapatiran, habang tumatagal ako bilang isang Kristiyano, isang testimony niya sa akin, ano talaga siya, habang tumatagal ako, bakit ganun? Para akong mas nangihina. Ang lakas-lakas ko naman noon. Sabi ko naman, lahat ng mga bagay na yun, mapagdadaanan natin. Kasi baka nakakalimot na tayo. Baka obligasyon na lang yung nangyayari sa'yo. Hindi, hindi mo na, yung love mo kay Lord, nababawasan, obligation na lang. Minsan kasi na tayo sa sitwasyon natin na sabi ko nga comfort zone. Minsan komportable na tayo sa ating kinalalagyan. No? But then kailangan pa pala talagang araw-araw maunawaan natin yung fullness ng ating Panginoon. Kailangan nating pagdaanan 'yon. Kailangan nating i-taste, no? Kailangan nating malasahan ang sinasabi ng Biblia na pagtitiis. Kailangan nating malasahan ang pagtitimpe. Kailangan natin masahan ang sinasabi ng Biblia na magkaroon tayo ng kapayapaan. Kasi itetest tayo ni Lord eh. No? Itetest tayo ni Lord. Na pag gusto natin kapayapaan, bibigyan natin tayo ng kaluguluhan para mabuhay yung salita niya that I'll gonna give you peace. Just trust. No? Ibe-bless tayo ni Lord. Yung trust, yung foundation ng trust. Yung ating pinag-aaralan dito. Yung fullness ng glory ni Lord is about trust. Then you're gonna be blessed. Amen? Kasi ang hirap magtiwala. Bakit kaya? Ano? Lalo na pag naloko ka na minsan, hindi mo na magkakatiwalaan yun. Sino ka ba? Maloloko ka eh. Amen? Ang hirap magtiwala. Ang tiwala napakahirap. Oras. Taon ang binubuno nito, ang pagtitiwala. Hindi agad nakukuha ang in a one click ang pagtitiwala. Amen? Kahit sa mag-boyfriend, magkakilala muna. Hindi mo naman agad sasagutin yan. Titingnan mo muna kung magkakatiwalaan mo siya. Tapos pag napagkatiwalaan mo siya, okay na to, sasagutin mo siya. Pag nasagot mo na siya, anong second? Talagang ibibigay mo na yung buhay mo sa Kanya. Commitment na. So, magpapakasal na kayo. Ganon din kay Lord. Una, kilala natin siya. Sige nga, kikilalanin ko pa siya. Then, kapag nakita na natin, naunawaan natin kung sino talaga ang Diyos natin, then, we're gonna commit. Doon na yung mag-uumpisa na magkukumit ka kay Lord. Once you commit, sabi nga, lagi-lagi na ang commitment is for better or for worse, ano pa ba? For richer and poorer, till death do us part. Ganun dapat ang sa Panginoon, tayo na nasa Panginoon, na bagamat nakikita nating napakagulo ng ating paligid, we have to trust God. Pinapalasa lang niya sa atin para makita natin na siya ay mabuti. Pinapanlasap niya yung mga bagay sa atin at pinapakita niya na si Lord lang dapat nating pagkatiwalaan. Hindi yung ating kalakasan, hindi yung ating karunungan, hindi yung lahat ng bagay. Ano ba yung sabi niya na yung karunungan ng tao ay wala lang? Nawawala yun eh. Pero yung karunungan na gagaling kay Lord, it will gonna last forever. Amen. So, ito po yung ating overflowing fullness of God. At sabi dito na may Peter's teaching, si Pedro. Kung maalala natin kanina, si Pedro yung topic. Sabi mo nga, Pedro. Si Pedro, no? Bagamat isa yung mangingisda lamang po si Pedro, walang pinag-aralan. Ang trabaho niya is mangingisda. So, si Pedro, word of wisdom from someone who was filled sa Panginoon. Bagamat, nung una, mahina siya. Tinatuwa niya ng 3 beses si Jesus.
nung pinaparusahan na huli si Lord Jesus, umaalala natin na, uy, kasama ka ni, ni Jesus ah. Isa ka sa disipulo. Sabi niya, hindi ko yan kilala. Tanungin mo pa sa ano. Yung ganon. So, umalis siya, natakot siya eh. Nagkaroon siya ng fear, baka siya din, parusahan din. So, pangalawa, ganun din ang sagot niya. Pangatlo, ganun din, saka tumilaok yung manok. Na sinabi ni Lord, tatlong beses mo ko i-deny. At tinilaok ang manok. Sabi niya, nung tumilaok ang manok, doon niya na pagtanto na sinabihan na siya ni Lord beforehand na mangyayari yon. At nangyari yon. No? At nung nangyari yon, anong ginawa niya? Humingi siya ng tawad. No? Humingi siya ng tawad. At sa Acts, no, kung mababasa natin, sa Acts, napuspos siya ng banal na spirito. Dahil dun sa kahinaang niyang yon, na pinakita ng Panginoon na mahina siya at kailangan niya ang Panginoon, doon siya napuspos. At napakatapang niya. Very, full of wisdom. Words of wisdom po. Yung, nung bumaba ang banal na spirito sa kanya, words of wisdom po yung lumabas sa kanya. Pinuspos siya ng Panginoon at naging matapang siya. Yung duwang na Pedro, tinatatwa si Lord. Hindi! Sabi nga doon, katalang 3 o'clock yata. Katanghalian ba yun? Nagpipreach siya. Sabi niya, lasing ka! Hindi ako lasing! Lasing siya at puspos siya sa Espiritu Santo. Ganun tayo. Para tayong mga lasing. Kasi puspos sa Espiritu Santo, no? Minsan umiiyak, minsan tumatawa. Di ba pag lasing ka na, no? Pag nalalasing kami, nako. Kasama ko sa mga si Mami Edna, kami nila Mami Bams. Kung tirahin namin ng mga sotyo, nauubos ang sotyo. Sinistro lang namin. Oo, grabe kami. Noon puspos kami sa alak. Ngayon naman, pinupuspos kami ni Lord sa kanyang salita at pagmamahal. Amen? So, pinupuri ko ang Panginoon doon. Ano? At sabi dito, words of wisdom, no? Sa kanya. May matututunan po tayo. Sabi sa 1 Peter 2, 1 and 3. Sabi po dito, therefore, laying aside all malice, sabi po, may Tagalog po ba doon? Laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, 1 Peter 2, 1 to 3. Sige nga, Tagalog natin. 1 Peter 2, 1 to 3. Kaya sa paghihiwalay ng lahat ng kasamaan at lahat ng pandaraya, at pag-iimbabaw at mga pananaghili at ng lahat ng paglalait to gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Milk, which means the Word of God. Milk, kapag sanggol tayo, kailangan natin ng milk. Bakit? Para lumaki ang bata. No? Yung nutrition nandun eh. So, yung milk na yon ang magpapalago sa atin, which is the word. No? So, yung milk na yon, number 3, verse 3, kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya, kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya. Sa English naman, indeed. If indeed you have tasted the Lord is gracious. No? If, sabi dito, if indeed you have tasted that the Lord is gracious, doon lang natin malalaman, no? Kapag nalasahan na natin ang kabutihan ng Panginoon, no? Yun po. Sabi po sa Acts 5:12, 16, and through the hands of the apostles, many signs and wonders were done among the people. Miracles and wonders are done among the people. And they were all with one accord in Solomon's porch. So, unity. Acts chapter 5, 12 hanggang 16. Sabi dito, yet none of the rest dared
joined them, but the people esteemed them highly, and believers were increasingly added to the Lord, multitudes of both men and women, so that they brought the sick out into the streets and laid them on beds and couches, that at least the shadow of Peter passing by might fall on some of them. Also, a multitude gathered from surrounding cities to Jerusalem, bringing sick people and those who were tormented by unclean spirits, and they were all healed. Lahat sila ng may sakit na unclean spirit, which means natotorment yung espiritu. Daanan lang ni Pedro, dahil dun sa kapuspusan ni Apostol Pedro, bagamat siya ay upos dati, na napuspos, pag lumakad siya kasi nagtiwala na siya kay Lord eh. No? Nandoon na, nabuo na yung tiwala. Pag lumakad siya, nahihil lahat ng dinaraanan niya. Dahil puspos siya. No? Dahil puspos sa presensya ng Panginoon. So, una, no, Peter's teaching, una, out with the bad. Out. Umalis tayo sa mga hindi magaganda. Balik tayo dun sa 1 Peter 2, 1-3. Alis tayo sa mga, out with the bad. Get rid of sin. No? Lay aside all malice. All deceit, sabi po dito. One of the reasons we were not hungry for more of God is because we're so full with things of the world. Kaya hindi tayo napupuspos ng Panginoon o hindi tayo napupuspos ng Panginoon sa ating kaluluwa o sa ating buhay. Parang may kulang pa rin bagamat tayo ay andito is, sabi dito, na dahil marami pa tayong gusto sa ating buhay. Marami pa tayong gusto sa mundong ito, no? Marami pa. Sabi, di ba, minsan, sabi natin sa mga anak, kahit ako, walang anak, marami akong inalagaan eh. Oh, wag mong kainin yan. Don't drink, sabi dito. Yung illustration, no? Ng isang magulo, did your parents ever say, don't eat junk food before dinner? No? Wag ka naman mag-oyatsu. Kakain na ng dinner eh. No? Sabi dito, dinner, you'll ruin your appetite. Hindi ka na makakakain eh. Di ba ganun talaga ang mga parents? Ayaw nang mag-uyatsu. Yung tama ba ako, kuya? Eh? Kasi kakain na ng tanghalero, kakain na ng gabihan. So, pag pinakain na, ayaw na, hindi na. So, ganun din tayo. Huwag nating nasahin ang mundong ito. Dahil hindi na tayo mag-more hunger kay Lord. Pag ninanasa pa natin yung mundong ito, nasa mundo pa tayo, hindi natin kailangan natin ng Diyos. Hindi natin eh. Wala eh. Full ka eh. Full ka sa mga desires sa mundong ito. Full ka sa mga things na nandito. But then, kapag nawala yung gusto natin sa mundong ito, we will hunger for more of Jesus. Pag nawala yung hunger natin sa mga bagay na sa pang-araw-araw natin at mas i-hunger natin sa presensya ni Lord, sabi ko nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Not some of these things, but all of these things shall be added unto us. Anong problema mo, kapatid? Pera ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Ano ba yung problema natin? Asawa ba? Ako, pasusunod rin ni Lord yung asawa riyan. Basta isip mo muna si Lord. And His righteousness. Ano pa ba? Mga anak, problema. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Wala na tayong ibang, basta mag-trust lang tayo kay Lord. At sabi dito, pangalawa, out with the bad, di ba? Sa una. Ngayon naman, in with the good. In with the good. Pasok tayo doon sa mabuti. Out with the bad and in with the good. Pangalawa po yun. Mag-in tayo. Desire the pure milk of the word. I-desire po natin
yung purong gatas. Naisin ninyo ang gatas na walang daya. Naisin daw natin. So may action. May desire. Hindi lang, ganda, okay. Inumin yung gatas. Kahit ayaw mong inumin. Hindi. Desire. No? Nasain. Pag sinabing nasain, desire it. Ilagay mo sa puso mo. Lord, I want more. Lord, I want more. I want more of you. And less of me. No? So, yun. In with the good. Good yung milk eh. Amen? Kasi ito yung nagpapatibay ng ating spirito. Good. The word of God is good for us, spiritually saying. Papatibayin niyo yung ating... Sabi nga, napag-usapan namin, may apat na kategory yung ating katawan. Which is body, nasa labas natin. Body. Pangalawa, soul, mind, and spirit. No? Yun yung apat na yun na nagkukontain sa ating buong, sa atin, katauhan. No? So, yung spirito, yun ang ano nun. Yung gatas is yung ano, nag-aano sa atin, nagsusustain ng ano, kalakasan dun sa spirito natin. Yun yung pinapalakas. Kung may pagkain, na mga pagkain natin, no, na rice, lahat, yung ano na yun, yung word of God is the rice, yung appetite natin na, ano, yung dapat, kung kumakain tayo tatlong beses sa isang araw, minsan nakakagutom, ganun din buhangarin natin ang presensya ni Lord sa buhay natin. Kailangan din kumain yung spirito natin. Hindi lang puro katawan. Amen? Para makuha natin yung fullness ng Panginoon sa buhay natin. Yung kabuuan ng gusto ng Panginoon sa atin. Okay. So, in with the good, desire the pure milk of the word. The result, you will grow. We will all grow. Not only one, pero lahat tayo, pag dinesire lang natin yung pure milk na yun, we will all grow. Sige nga, ang bata, wag mong painumin ng milk. Anong magiging ano? Malnourished, no? Malnourished ang labas ng bata, ang baby. So, pag minum ng ano, we will grow, the result will grow. Pangatlo, our motivation, action naman, no? Yung motivation natin. We will never be hungry yung mangyayari sa atin, ano? Resulta, no? Our motivation. We will never be hungry for more of God until we begin to taste His goodness. Hindi na tayo mag-ano hanggat hindi natin maalalasahan yung kabutihan ni Lord. Magbinsan, lalasahan na natin, gusto pa natin ng more. No? Kasi nakita na natin yung kabutihan niya eh. Nasubukan na natin ang salita ng Lord. Nasubukan na natin siya sa buhay natin. So, mag-hunger pa tayo. Lord, I want more of you and less of me. So, yun dun pumapasok yung Psalms 34:8. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in Him. Ibi-bless talaga ni Lord yung mga nagtitiwala sa Kanya. Sige nga, nagpakasamba kayo sa walang tiwala. Hindi nyo ba pinagkakatiwala ng mga asawa nyo? Parang araw-araw, gabi-gabi, parang... No, hindi. Nagpakasal tayo dahil tiwala tayo eh. No? So, yun. Psalms 34:8 po yan, no? At sabi dito, maraming mga Kristiyano na they're following rules and trying to be good. Maraming Kristiyano na mag-umawa ka lang mabuti, okay na. Sumusunod ako sa regulation, okay na. Sa mga rules, okay na ako eh. No? Maraming ganon. No? Nagiging self-righteous. Kasi sumusunod eh. Tapos yung mga leader na hindi sumusunod, nakikita, no? Leader pa naman siya, bakit di siya nasusunod? Hindi siya sumusunod, no? May mga ganon, no? And trying to be good. It's about having, no? A very relationship. Yung relasyon talaga natin. Kailangan i-ano natin kay Lord. Relationship with God, where we taste of His goodness. Yung relasyon natin, ang pagtibayan natin, kapatid. Hindi yung pagiging mabuti natin. Hello? Pag gumawa ka na ng mabuti, ligtas ka na. Hindi. Sabi sa Roma na hindi ka maliligtas ng mga kabutihan, ng mga gawa. Maliligtas lang tayo by grace. Sa pamamagitan ng grasya ni Lord. Hindi sa mga mabubuting gawa tayo maliligtas. Ano po?
relationship with God where we taste of His goodness. Yun po yun. Pag may relasyon tayo, mararanasan natin yung kabutihan ng Panginoon. Kanina, Peter's teaching. Ngayon punta tayo sa Jesus' teaching. Kay Jesus' teaching naman tayo. And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger. And he who believes in me shall never thirst. Sino ba ang gustong ayaw ng magutom at maano? Lahat naman. Amen? I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of it, this bread, he will live forever. And the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world. From that time, many of the disciples went back and walked with him no more. Nung sinabi na niya ito na ako ang tinapay ng buhay. Ako, kapag kayo uminom sa ng ano, hindi na kayo mauuhaw. Maraming hindi naniwala. Maraming nag-backslide na kasama niya. Hindi naiintindihan eh. Hindi nila naiintindihan yung sinasabi ng Panginoon, no? Sabi dito, many, no? From time, the disciple went back and walked with him no more. Then Jesus said to the 12, yung 12 na lang naiwan, to the 12, do you also want to go away? Tinanong niya, no? But Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Sabi ni Pedro, siya lang yung matapang, talagang matapang siya. Si Pedro, napakatapang. Saan kami, ano, pupunta? Sabi niya, you have the words eternal life, no? Sabi niya, nasa iyo ang salita ng buhay. Also, we have come to believe and know that you are the Christ, the Son of the living God. Alam ni Pedro. Kilalang-kilala niya si Jesus. Ngayon, ang challenge ko po sa inyo, kailangan kilalanin natin si Lord sa buhay natin. Para matapang din tayo. No, hindi. Hindi ako magbabackslide. Kahit anong makita ko, kahit anong maranasan ko, I will gonna stand and fight a good fight of faith, sabi nga ni Kuya Ben, no? Amen. So sabi dito, how do we get filled to overflowing with the fullness of God? Question mark. How? Paano? Yan laman talaga lagi eh. Question mark. How do we get filled to overflowing with the fullness of God? Una, get hungry. Get hungry. Ano natin? No? Maano tayo? Magano tayo ng ano? Ah, gutom ako. Gusto kita, Lord. No? And thirsty for more of God. Get hungry and thirsty for more of God. Amen. Sabi po sa Luke 6:21. Luke 6:21, sabi po dito, blessed are you who hunger now, for you shall be filled. Hello? Blessed. Blessed po. Blessed are you who hunger now, for you shall be filled. Luke 6:21. Ayan. Mapapalad kayong nangangutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon, sapagkat kayo'y magsisitawa. Hello? Mapalad tayo. Bagamat dumaranas tayo ng mga bagay na hindi dapat nating daranasin, but then kailangan nating mapagdaanan. Dahil para maitaas si Lord, makita si Lord sa buhay natin na totoo siyang Diyos. Hindi lang tayo pa isi-isi. Kailangan may action. Kailangan maranasan natin si Lord ang makakapitan natin. Hindi tayo, hindi sino, si Lord lang. Amen? So, yun po, gusto tayong palakasin ni Lord. Just trust Him. No po? Sabi dito, get hungry and thirsty for more. Sa Isaiah 44:3 naman, for I will pour water on him who is thirsty. I will pour water. No, hindi niya sinabing, I will give one glass of water. No? Sa Isaiah 44:3 kuya. Sabi dito, sapagkat ipagbubuhos ko ng tubig siya na uhaw. Naku, you will be filled, mga kapatid. Ibubuhos ni Lord. Alam mo yung, ano, yung take? Yung take? Kumanong kayo doon. Ganon yun.
Ipubuhos niya, ganun yung buhos, hindi one glass lang. Bababasa lang yung ano mo dyan. Yung part lang ng konting buhok, ng konting katawan. Hindi. Ibubuhos. Ipagbubuhos ko ng tubig siya na uhaw. At ang mga bukal ang, na anto yung lupa, aking ibubuhos ang aking espiritu sa iyong lahi at ang aking pagpapala sa iyong suwi. Means generation. No? Ibubuhos ni Lord sa iyo at sa generasyon mo pa. Kaapu-apuhan hanggang sa kaapu-apuhan. Dahil nagtiwala ka kay Lord. Pagamat wala ka na sa mundong ito, naiwan doon. Iwan. Iiwan yung legacy. No? I-honor ni Lord yung iyong pananampalataya. At walang makakakuha nun. Mayroon at mayroon. Amen? So, hungry for more and thirst for more of God. No? Katulad ng a great desert, no? A desert, deserto. Hindi desert, no? Desert, yung matamis. Desert, ayun, yung right. Yung matamis, no? Isang matamis na cake, no? Mahilig sa mga matatamis. Sino mahilig sa matatamis yan? Sabay ganun, mami! Diba, pag nakatikim tayo ng matamis at magaling, si mami, magaling yan. Bilo-bilo, sa susunod, pag pumunta ka, punta tayo kay mami. Pagbibilo-biluhin natin si mami. Leche flan, number one. Ano yung puto na yan? Kuchinta, number one ang mami namin dito. Siya yung nagbigay noon. I'm with you, mami. Si Mami Rose. Mami, ano, binigay ko po sa kanya yung first na bigay mo sa aking, ano, parang hindi leche flan. Yung word. Hindi na maalala ni Mami, tagal na yun. Oo, yung ganon. Yung ganon. Kailangan ng kapatid ko at na-bless siya doon sa binigay mo. Sabi ko, papamana ko na sa'yo. I'm with you, Mami. Yun yun. Actually yun, I'm with you, Mami. Eh, syempre, Mami ko siya. Sinalin ko naman sa kanya yung binigay ni Mami. I'm with you, Mami. Ako naman yung nagsasalita sa kanya. Kaya, doon sa intonation lang, pwedeng iba yung presence, no? Kaya, salamat, Mami. Na-bless ako, na-bless din. Tapos, ibibless pa niya yung iba. Amen? Yeah. Amen. Okay. So, sabi dito na yung writer po dito na yung asawa niya, napakasarap mag, ano, ng blueberry pie. No? At kapag natikman, yung blueberry pie ng asawa niya ay talagang babalik-balikan. Pag natikman ng isang tao na ang Diyos ay napakabuti, balik-balikan niya yan. Mag-thirst for more ang bawat isa sa atin. Hungry for more, kapag nalasahan na natin, ay ang buti ni Lord. Mas lalo ka pang mag-hunger, mas gusto ko pa. No? Kapag nalasahan mo yung kabutihan ng Lord sa buhay natin. So, sabi dito, no? Number two, feast on the word of God. Fiesta. Feast. F-E-S-T. No? Feast on the word of God. Una, get hungry and thirsty for more of God. Ngayon naman, magpiesta ka na. Magmula, ano, Genesis hanggang Revelation na. Gusto mo nang basahin araw-araw. No? So, magpiesta. How sweet are your words to my taste? Sabi po sa Psalms 119:103. Psalms 119:103 says, how sweet are your words to my taste? Sweeter than the honey to my mouth. Wow! Tamis! Pulot-pok yun ang. Sino pa ang may gusto ng ano? Matatamis yan. May dessert din si Lord. Amen? Kung mayroon siyang karne, mayroon siyang milk, mayroon siyang dessert. No? Pag kinakailangan natin ng dessert, amen. Pag na-umay na tayo sa karne, minsan, matamis naman. Para sa iano natin, no? Ikatlalago natin. No? Dessert naman ang kailangan. Okay. So, sabi dito, the words that I speak to you are spirit. Sa John 6:63, and they are life. The words I say to you
is spirit and they are life. Sa John 6:63. Ayan. Ayan. Sige pa, kuya. Sige pa. Sige pa. Okay. Sabi po dito, ang espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Dito lang natin kunin. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Buhay, no? Life. Buhay. No? Andoon yung buhay natin sa lahat ng mga salita ng Diyos. At kailangan piyesta tayo. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Hindi pala tayo mabubuhay ng ano lang, pagkain lang. Mabubuhay din tayo sa pamamagitan ng bawat salita ng Diyos sa ating buhay. Sa Matthew 4:4, God's word is food and nourishment for our spirit. It's good eating. No, it's good eating. Hindi yan ano, hindi nakaka-stress 'yon. Hindi siya nakaka-cancer. Hello? Hindi 'yon. It's good eating. Pag ang word of God ang kakainin natin araw-araw. Yung i-feed natin sa spirit natin, no? Okay, number 3. Drink of the Holy Spirit. No, magpakapuspos tayo sa Espiritu Santo. If anyone thirsts, let him come to me and drink. Sabi po sa John Ephesians sa John 7:37-39a. Sabi dito, if anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, out of his heart will flow rivers of living water. Out of his heart will flow living of water. No, kapag tayo ay uminom sa salita ng Diyos at nagpakapuspos, lalabas yung mga gandang bagay. No? Sabi nga, yung aming napagsiran nung unang-una, a merry heart does good like medicine. Yung mapagpasalamat na puso, yung masayahing puso, ay katulad ng isang gamot o medisina na nakakagagamot sa atin, katawan. Amen? So, no, kailangan natin uminom o magpapuspos sa Espiritu Santo. But this he spoke concerning to the Spirit. Sa Espiritu, no? Si Lord nag-uusap sa Espiritu. The Holy Spirit is refreshing water. Hello? Refreshing water. Mami, lahat tayo, Sister Bea, refreshing water. No? Re-refresh yung, kapag tayo ay punong-puno ng salita ng Lord, nagre-radiant, sabi ko nga, magre-radiant yung mukha natin, no? Magiging ano, maganda araw-araw yung ating yung ating appetite sa lahat ng bagay, magiging yung ating aura, kumbaga, magre-radiant 'yan. So number 4. Okay ba? Nakakasabay ba kayo sa akin? Okay lang? Okay, number 4. Hanggang 5 lang po tayo. Meditate on God's love. Meditate on God's love. Sabi po sa Ephesians 3:17b hanggang 19, sa Amplified Bible po, ganito po ang sabi. May you be rooted deep in love and founded securely on love. Ephesians 3:17 hanggang 19. May you be rooted deep in love. Ephesians chapter 3:17. Sabi po dito, sabi tayo pupunta na sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig, 18, ay lumakas upang matalastas pati ang lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim. How deep is the love of God and how wide, no? Ephesians 3:19, at makikilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan. The fullness of the glory of God, no? Ng Diyos. How wide, how deep, how high is the love of God for us.
maunawaan natin kung gaano kalalim mahalin tayo ng Lord na minamahal tayo at gaano kataas yung pagmamahal niya at gaano kahaba o gaano kaano ang kanyang pagmamahal sa atin. How wide, how deep, how high. Doon pa naman ang unawaan po natin. Doon sa kapuspusan, no, ng pag-ibig, makikilala natin ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman upang kayo'y mga puspos hanggang buong kapuspusan ng Diyos. Hanggang sa makarating tayo sa Kanya, no? Yun lang po ang kailangan natin. Meditate the Word of God. Meditate natin. Sabi nga, bulay-bulayin natin, di ba? Joshua 1:8. Meditate the Word of God day and night. No? Do not depart from it. Sabi po niya. May babala siya. Huwag nating aalisin o hindi tayo dapat, hindi tayo mag-stop sa pagbubulay-bulay. Lagi tayong magbulay-bulay ng Word. No? At sabi dito, okay, the more we meditate on and become confident of God's love towards us, the more we will be filled with His fullness. Pag nag-meditate tayo, doon magkakaroon ng confident tayo. Anak ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Amen? Mahal ako ng Panginoon. Okay. Number 5, let your life goal be know Him more. Hayaan natin na yung goal ng buhay natin is more na makilala natin siya. Hindi yung goal natin, mga bagay-bagay na sabi niya na ang mga kayamanan sa mundo is naaanay, no, nakakain, nawawala, nananakawan tayo, no? Pero yung sa Panginoon hindi nawawala 'yon. Treasure 'yon na hanggang tayo ay mamahinga na at matulog na kasama niya is andoon pa rin, no? So let your life goal be know Him more. Yung goal natin, bakit ba tayo andito? Ako, gusto ko, lagi kong sinasabi talaga sa inyo, I want to go to heaven. Gusto kong makasama si Lord. Hanggang sa maano na, ang prayer ko na, Lord, na may madatnan kang, may pananampalataya sa akin. Na masasabi, welcome, no? Good and faithful servant. Ang sarap kayang marinig kay Lord yun. I-welcome ka sa langit, sasabihin sa yung good and faithful servant ni Lord. Kaya talagang bigay na natin todo-todo, pamatok natin kay Lord. Amen? Okay, let your life goal be to know Him more. Hindi yung ibang bagay. Huwag nating anuhin sa ibang bagay ang ating isip. I-goal natin, siya lang. At all these things shall be added unto us. Amen? Okay, sabi po sa Philippians 3:8 and 10 sa Amplified Bible po, sabi dito, yes, furthermore, I count everything as loss compared to the possessions of priceless privilege sa Amplified Bible. The overwhelming preciousness that surpassing worth and supreme advantage of knowing Christ Jesus my Lord. For my determined purpose is that I may know Him. No? That I may progressively become more deeply and intimately acquainted with Him, perceiving and recognizing and understanding the wonders of His person more strongly and more clearly. Yun po yung goal ni Apostol Pablo eh, na mas makilala pa niya ng lubusan si Lord sa buhay niya. No? Yun po yung sa Philippians chapter 8 and 10. No? There is nothing more important and precious than knowing Jesus. Hallelujah. There is nothing more important than knowing Jesus. Yung goal natin, kailangan, ano? Maging si Jesus. Yung to know Him more. May challenge po dito, no? God wants us to be filled to overflowing with His fullness. Let's hunger and thirst for more of Him in our lives. Yun po yung challenge sa atin. Doon ako magtatapos. Ang bilis. Amen? Hallelujah. Mayroon po akong ipapakita sa inyo. 6 minutes. Nakuha ba ninyo? Amen. The fullness of God. Pero inyo, yung fullness of God, nakuha lang natin ng 30 minutes. Pero, no, yung word, napaka-fresh ng word. Ngayon,
Santo. May ano? May saksakan na... Hindi pwede yan. Hindi, yung sounds lang. Ayun. Hello! Ayun! May voice na tayo. May voice na tayo dyan. Ayan. Pwede naman siya mag-tinyo. Hindi siya saksakan yan. Saan? Di ba mayroon tapos ko mga ano? Mami, nasa bahay niyo po. Nasa bahay. Mami, nasa bahay. Okay. Radyo ko po. Palakihan na kala natin. And I'll tell you how that God will always hold you together, no matter what. It's by looking a little deeper into the human body, and it's a little protein molecule called laminin. Laminin. That's about what I felt the first time I heard that. Long story short, the tour was winding down last time around. We were in Tyler, Texas. The night was over. A guy walks up to me. I wish I could tell you the whole story. It was so of God. Introduces himself to me. Says, how are you doing? I just want to say hello. I said, it's nice to meet you. He says, you guys winding the tour down. Where are you going to go from here? I said, well, I'm on my way back home to Atlanta, Georgia. He said, well, what's next for you? I said, I'm going to be preaching the next two Sundays for my pastor back in Atlanta. He said, oh, cool. What are you preaching on? I said, well, the series is on the glory of God in the human body. He said, that's really amazing. I'm a molecular biologist at the university down the road. Hey, give me your talk. And I was like, oh, wow. I wasn't quite yet ready to unload the talk for a molecular biologist. Stumbled through what I had, and he's kind of being kind and gracious and like, uh-huh, that's good. And then he says, well, what's your big left hook? You gotta have a left hook, a big finish, right? I said, oh. He said, oh, Louis. Oh, man, your left hook is laminin. Laminin. M-A-M-I-N. And I'm totally blank on laminin. He goes, Louis, it's a cell adhesion molecule. Protein molecule? Do you know about proteins? I'm like, no. He said, Louis, cells organize into certain molecular structures, and that determines what protein there are. There are between 10 and 60,000 proteins in the human body. We don't even know how many proteins are in the human body. But one of them is a cell adhesion molecule. It's organized into this certain structure, and that tells the cell what its job is in the body. And this one is a cell adhesion molecule. And I'm like, all right. He said, no, Louis, it's like the rebar of the human body. The steel they put in the concrete when they lay the foundations of things, it's that stuff. It's holding your membranes together. It's the glue of the human body, Louis. It's laminin. You got to tell them about laminin. And I'm like, I promise you, I'm going home and tell them about laminin. And I'm sure when I do, revival is going to sweep across the church and probably around the world when I tell them. He said, no. You got to see laminin. Okay, let's see it. He said, no, you need to go look it up online. You need to go Google laminin. I don't even know how to spell laminin. He takes his card out, he writes on the back, L-A-M-I-N-I-N. Okay, I cannot wait to get to my computer and get on Google, click on images, type in laminin, and I'm waiting, and these little thumbnails come up on the screen, and I'm like, wow. That's laminin, the cell adhesion molecule. Woo! I am so excited. I am beside myself. I cannot believe what I'm seeing. I love laminin. I'm so fired up. You should see laminin, I guess. That's the thing, right? Okay. Here's a scientific diagram of the laminin cell adhesion molecule that's holding your body together right now, okay? This is what I found right here. Yes, it's a corpse. Amen. Yes. No, come on, that's crazy. That's just crazy. I emailed that guy back so fast, I'm like, wow, what in the world? He said, you want to see an actual laminin molecule? I don't know, man. The diagram was cool for me. I'm happy with that. Don't bother sending anything else. I'm like, yes! He sends me this image, an electron microscopic image of an actual laminin protein molecule.
happens just like this. I'm like, how crazy is that? That the stuff that holds our bodies together, that's holding the lining of your organs together, holding your skin on, is in the perfect shape of the cross of our Lord Jesus Christ. And immediately I'm thinking about the words of Paul in Colossians 1. You know this beautiful passage where Paul's talking about the supremacy of Christ and the sufficiency of Christ. He says, for by him, talking about Jesus Christ, all things have been created, things in heaven and things on earth. All things were created by Jesus and for Jesus. But then the next verse goes on to say this. It's crazy. And he, Jesus, is before all things. And in him, that is, in Jesus Christ, all things hold together. That's right. It's right there. I'm like, of course they do. Of course they do. Everything holds together in Jesus Christ. And he goes on at the end of this paragraph, and he just tells the story of grace. He says, for God was pleased to have all his fullness dwell in Christ, and through Christ to reconcile to himself all things by making peace through his blood shed on the cross. Yung laminin na sinasabi dito, yung sinabi niya sa word, no? Yung sa word of God, no? Totoo yung promise niya. He will never leave us nor forsake us. Andito siya sa atin eh. Pero yun mo yung nag-hold ng skin, ng body, ng mind natin, Mami. Sabi ko, wow! Kahit ako, Lord, I'm so blessed. Lord, sabi ko, Lord, grabe! May tatak tayo ni Kristo. Hindi lang niya ginawa sa cross. Even at the very first He created us, andun na siya. He holds the mind, He holds the skin, He holds us. Yung authority na lang natin eh, ang kailangan. Si Lord andito sa atin. Yung sign ng cross, hindi natin alam. Ako din, wow, sabi ko, Lord, amazing! The fullness of God is in us! Amen. Sabi nga niya, ano pa ba ang hindi ko dapat, ang hindi ko kayang ibigay sa inyo? Kailangan lamang tayong magpakapuspos, mga kapatid. Come and taste that the Lord is good. Blessed are those who trust in Him. Amen. Tumayo po tayong lahat. Amen. Give you praise, Lord. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Sa biyaya, sa pagmamahal. Lord, sinabi mo kanina sa salita mo na in Jesus Christ, you hold, He holds everything. Lord, totoo ang salita mo. Tapat kang Diyos na nangako sa amin. Lord, patawarin mo kami sa katigasan at kawalan namin ng pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Lord, we want to be full of your glory right now. Lord, we want the authority that you have given in us. Lord, you never leave us. You never forsake us. Lord, because, Lord, kami nilalang pa lang sa mundong ito. Lord, andun na yung cross, nagbe-bear sa amin, nag-hold ng skin namin, nag-hold ng mind, Lord, yan yung molecules na sinasabi. Lord God, ng laminin. Lord, tunay na nakakapag-eye-opener sa amin. Lord, nasa katawan namin. Salamat, Panginoon. And it will gonna hold us until, Panginoon, pupunta kami sa presensya mo hanggang sa kapuspusan ng iyong presensya. Lord, inaamin namin, Panginoon, na minsan kami ay nanghihina at nawawalan ng pananampalataya sa iyo. Ngunit sinasabi, Panginoon, ng Mark 9:23, Lord God, sinasabi mo sa 22, if you believe, all things
all will be possible to those who believe. At sinabi mo, sinagot ng tatay nung nalinhan ng evil spirit. I believe. Help me overcome my unbelief. Lord, help us, Lord God, right now in the mighty name of Jesus. Help us to overcome our unbelief, Lord God. Right now, Lord, kung may mga time pa, Panginoon, na nawawalan kami ng tiwala sa iyo sa mga oras na ito, sa pamamagitan ng salita mo, sinabi mo, ang salita mo ay tabak, Lord God, na ito ay pinuputol namin sa pangalan ni Jesus. Ang kawalan ng pananampalataya, ang kawalan ng pagtitiwala sa iyo, pinuputol namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At wala, hindi na ito babalik. Lord, hayaan mo, Panginoon, na sa pamamagitan ng pagkakuspos ng kabuuan mo, Panginoon, sa aming mga buhay ay patuloy, Lord God, that sinasabi mo sa Psalms 37:8, Oh, come and taste that the Lord is good, Lord, and blessed a man who trusted in you, Lord God. Lord, pinagkakatiwala namin ang aming buhay. Lord, pinagkakatiwala namin ang aming kinabubuhay. Lord, pinagkakatiwala namin, Panginoon, ang aming pamilya sa iyo. Lord, pinagkakatiwala namin ang Omejima sa iyo, Lord God. Lord, alaan mong pagtibayin mo, O Diyos, ang samahan ng bawat isa, Panginoon, sa Adachi ko, sa Omejima, Lord. Lalong-lalong na, Panginoon, ang kapatid ko, Panginoon, mag-asawa, Sister Cynthia, Lord, Brother Abed, Lord, magkapuspusin mo sila, Lord God. Lord, at ang bawat isa, Panginoon, na naririto, tunay na, Panginoon, salamat sa revival, Panginoon, na ginawa mo about, ginamit mo yung laminin, Panginoon, sa loob ng aming katawan upang mabuksan kami na patuloy, O God, na ikaw ay mabuting Diyos, Lord. Napakabuti mong Diyos sa amin. Lord, ang mga nanghihina ay palalakasin mo sa mga oras na ito. Because you hold everything, Lord God. Lord, hindi kami makakatago sa iyo dahil, Lord, andito ka sa aming katawan, Lord. Ikaw naghahawak ng aming buhay. You are the breath giver, Lord God. Yes, Lord. Ikaw nagbibigay ng hininga namin. Lord, ikaw yung nagbibigay sa amin. You are the Savior, Lord God. Hallelujah. We give you praise, Lord God. Lord, patuloy na ikaw ang siyang maitaas sa aming mga buhay. Patuloy, Panginoon, na patuloy mo kaming ibaba sa pinakamababa. Lord, upang makita namin, Panginoon, ang kalwalhatian mo sa aming buhay. Pagpalain mo, blessed, Panginoon, this is your promise, Lord. Blessed is the man who trusts in you. Lord, sa mga oras na ito at sa araw na ito, pagtitibayin pa namin ang pagtitiwala namin sa iyo. Lord, ang problema namin sa pananalampi, ikaw magpupuno ito. Lord, hindi mo kami gugutumin, Lord God. Maging ang pamilya ng bawat isa sa amin, hindi mo gugutumin. Magtitiwala kami sa iyo, katulad nung shinare ng aming kapatid, Sister Christy, Lord, na nangisda, Panginoon, si Pedro. At nung nakuha niya yung isda, binuka niya yung bibig ng isda at nakakuha siya ng gong. Lord, alam ko ang pagpapala, Panginoon, ay sa pangisda ng kaluluwa, Lord God. At bibigyan mo ng reward ang bawat isa na nagtitiwala sa iyo lang. Salamat, Panginoon. Napakabuti mong Diyos, Lord. At yung mga oras na ipinunta namin dito sa iglesia mo at nakarinig ng salita, Lord, magpapala ito, Lord God. At Lord, hayaan mo yung seed na ito ay mapunta sa pinakamatabang lupa na ito ay maglalago sa aming buhay. Lord, ito ay lalago at mamumunga. At pagdating ng time, Panginoon, nakakailanganin namin ang bungang ito, pipitas kami sa harding na ito, Lord God. Dahil pinagkatiwala namin lahat sa iyo. Lord, salamat. Pinupuri ka namin sa araw na ito, sa pagpapala mo, sa bawat buhay namin. Salamat, Panginoon. Magmula sa araw na ito, wala nang kapangyarihan na kaaway sa aming buhay. Amen. Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord. Pinagkakatiwala na namin lahat. Pinapaubayan na namin sa iyo lahat-lahat. Lord, yung surrender, sabi mo pa nga po, ang totoong pagsamba sa Espiritu at katotohanan ay ang pagsuko ng aming mga buhay. Lord, hayaan mo, Lord,
Suko na kami, Lord, pagod na kami. Sa sarili naming ginagawa, Lord, sa sarili naming kaparaanan. Lord, ikaw naman ang siyang kumilos para sa amin. At turungan mo kaming maging matalino, maging sensitibo sa lahat ng gusto mo sa buhay namin, maging sa gawain mo, Lord God. Salamat po. At Lord, yung kapuspusan ng lahat ng bagay, ang pagmamahal na nagagaling sa iyo. Punuin mo kami ng pagmamahal na nagagaling sa iyo. Ilagay mo ang puso mo, Panginoon, sa puso namin, kung paano mo tingnan ang mga kapatid namin. Salamat, Panginoon. Hindi namin titingnan ang mga sitwasyon, kundi titingnan namin kung gaano mo sila kamahal at gaano sila kahalaga, Panginoon. Salamat. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Lord, we are blessed, Panginoon. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen.